Aries, hi, welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong monthly reading for December 2024. If you're interested in private readings, meron tayong promo ngayong November. 25% discount sa mga tarot reading services kapag nag-book ka ngayong November. So yung link nasa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. Okay, let's see, Aries. Ano ang energies for you? Anong parating ngayong December? You have Mercury messages. So, maaaring iba sa inyo yung importanteng mensahe, balita na hinihintay nyo darating na ngayong December. Yung iba naman, maaaring meron kayong importanteng meeting ngayong December that will change your situation. Some of you may mga learning opportunities, pwedeng kayo'y mag-aaral ng bagong skill, ng bagong abilities. You have opposition confrontation ako. Okay, so some of you pwedeng maka-experience kayo ng anong tawag dyan, yung parang hindi kayo nagkakasundo. Oo. Pwedeng yung ideas mo hindi tanggap nung isa, yung idea ng isa hindi mo tanggap. So pwedeng ito ay sa relationship, sa friendship, sa family, sa business, na maaring mag-create ng tension, pag-aaway, misunderstanding. And also pay attention sa mga bibitawan mong salita ngayong December kasi pwedeng meron ditong mapikon. Tapos maaring mauwi sa tampuhan, away. Mm-mm. You have Neptune vision. Ayan. So maliwanag ang iyong vision for the future, especially ngayong December. Maaring may mga plans ka na, may mga goals ka na, kung ano yung, kumbaga, ngayon pa lang naplano mo na kung ano yung mga gagawin mo ng December. Kung ano yung mga kailangan mong ma-accomplish. So, some of you will also be very creative. Meron kang mga talento, skill set, abilidad na gagamitin mo ngayong December. Yung iba sa inyo, meron kayong talent sa communication, sa public speaking, sa singing. Ayan, you are tapping into your skills. You have Seven of Pentacles. Seven of Pentacles is about the goals na meron ka ngayong December. Kailangan dito mas patient ka, Aries. Kasi yung iba sa mga Aries, hindi kayo patient, di ba? Yung tipong pag ginawa nyo, gusto nyo agad makakita ng resulta. So, itetest ang inyong patience, especially sa projects nyo, sa career ninyo. Kailangan mas mahaba ang inyong pasensya. Mm-mm. So, you have the Queen of Wands. Merong travel opportunities for you. Yung iba naman, may leadership role na nag-open up sa inyo. May promotion sa trabaho. Yeah, ito yung pagiging creative mo talaga. So, yung iba sa inyo, magpo-focus kayo on creation. Like say, for example, content creation. Nakita mo na magandang opportunity sa social media, sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok. And then, dun ka nag-focus. So, kung saan ka nag-focus, dun ka makakakita ng great results. Okay? Kailangan lang mas patient ka, i-work out mo, pagtrabahuhan mo, because definitely, this will bring you success in the future. Okay, you have the King and Queen of Wands. Wow. So, very much motivated ka ngayong December. Maaring yung iba sa inyo, meron kayong partner. This can be a business partner, family partner, romantic partner, na supporting you all the way. Although merong hindi sang-ayon, meron pa rin namang sumasang-ayon sa'yo. So, yun na lang yung piliin mo na maisama sa circle mo. Yung mga taong supportive sa mga gusto mo. You have the Sun. Very much, ano ka ngayon, confident. Oo.
I think ito yung time na mararamdaman mo yung energy boost na hindi mo naramdaman ng mga nakaraang buwan. Dahil yung iba tinatamad, parang hindi kayo motivated, wala kang inspiration. Pero ngayong December, makakaramdam ka ng inspiration na parang, uy, kailangan ko tong gawin. Alam mo yung adrenaline rush, kumbaga. Oh, 'di ba? You have the strength that you need. Alam nyo, Aries, ano man tong gusto nyo i-pursue sa buhay ngayong December, gawin nyo lang siya, ipagpatuloy nyo kasi this will make you feel happy and fulfilled. May times naman, may times nga lang na kailangan mong maging pasensyoso, pasensyosa, no? Ng patience, kailangan mong maghintay. But this is going to be worth it for you. Okay? Ano rin to eh, yung efforts mo para sa sarili mo, para i-improve mo ang sarili mo. Let's say gusto mong maging physically fit. Oh, syempre, kailangan dyan. Focus ka sa pag-gym, you are watching your diet, ano yung kinakain mo, ganyan. So, disiplina rin talaga ang importante for you ngayong December. So, sa money, career, finances, you have the 8 of swords. Ayan na yung ano, yung mga bagay na nagdi-discourage sa inyo. Kasi pwedeng merong may supportive, merong hindi sumasang-ayon, di ba? At yung mga hindi sumasang-ayon, gagawin nila yung lahat para ma-discourage ka. Okay? So, wag mo hayaan na ma-impluensyahan ka nila, lalo na kung gustong-gusto mo ang isang bagay sa career, sa trabaho mo. You have the judgment, oh. Meron kang pagkakataon na pumili ng mga taong ipapalibot mo sa buhay mo at hayaan mong mag-stay sa buhay mo, sa career mo. So, yung iba sa inyo rito, if you are also in a toxic situation sa trabaho, sa career nyo ngayon, yung iba, you are freeing yourself. Kumbaga, pinapalaya mo yung sarili mo. Ito, lumipad, si Son of Cups. Yes, I think you're going to pursue what your passion is. Kung saan ka masaya, kung saan ka mas nagiging creative, yun yung gagawin mo, yun yung ipupurso mo. Kasi for the longest time, yung iba sa inyo, let's say, naging empleyado, nagtatrabaho sa isang company, binigyan nyo ng chance eh, yung company na yun, or binigyan nyo ng chance yung sarili nyo na mag-work for other people, pero hindi talaga naging pabor sa'yo, or hindi mo nakikita na may improvement ka. And then, now, nagkakaroon ka na ng realization na, teka, I have to make that change. And ngayon, eto na, merong offer na sa'yo, merong opportunity na being presented sa'yo ngayon sa career na yung iba sa inyo, susunggaban nyo na. Sa relationship, you have the 8 of cups. And then the 10 of cups. Some of you, pwedeng merong ano, isa sa tension or misunderstanding within the family. Meron kasing, siguro yung iba sa inyo, marirealize nyo na itong person pala na to, kapamilya nyo, kakilala nyo, kamag-anak nyo, or malapit sa inyo, ay binibetray ka. Hindi pala talaga siya totoo na sumusuporta sa'yo. Nagpapanggap lang. Diba? Or merong hindi magandang intention sa'yo. So, I think some of you will be cutting off connections from these people. Dahil alam mo na kung sino talaga yung totoong kakampi mo at sino yung hindi. Diba? Sundress. Do it for you. Do it for yourself, Aries. Kung meron kang plano, meron kang pangarap, gawin mo to para sa sarili mo. Lalo na yung mga childhood dreams ninyo. Let's say, gusto mong maging singer, gusto mong maging dancer, or ipurso yung pagpipainting, photography, anything that you are interested in na isinantabi mo dahil nadala ka dun sa tinatawag nilang traditional na pamamaraan para kumita ng pera. Meron kasi mga conservative talaga pagdating sa career, sa trabaho. Yung iba, mababa ang tingin sa mga taong hindi nagtatrabaho sa kumpanya. At
kung ano-ano na lang ginagawa sa internet, 'di ba? May mga ganun eh. But ito yung time na patutunayan mo sa kanila, no, na yung kanilang perception tungkol sa iyo ay mali, no? Na kung parang in-underestimate ka nila, ngayon mo ipapakita kung gaano ka kalakas, kung gaano ka kagaling. Okay? Dahil gagawin mo yan para sa sarili mo, hindi para sa iba. Okay? So, that is your reading, Aries. Thank you so much. Good luck.